magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang aralin tungkol sa wika. Ang wika ay ang ating sandata at kasangkapan sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa ating kapwa upang malaman natin ang kanilang mga saalubin at gayon din sila sa atin. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Ang wika ay may dalawang bahagi. Ito ay ang pasalita at pasulat. Ang pasalita ay naririnig o konbersasyonal, samantalang ang pasulat ay nababasa at mas formal. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang pitong tungkulin ng wika na ibinahagi sa atin ni Michael Holiday. Ang unang tungkulin ng wika ay ang instrumental. Instrumental ang gamit ng wika kung ginagamit ito ng tao upang maisakatuparan ang nais mangyari. Gayon din ay matugunan ang pangangailangan ng isang tao, pisikal, emosyonal o sosyal na pangangailangan. Madalas nagagamit ang tungkulin ito sa pakikipag-usap o pag-uutos. May dalawa akong halimbawa na ibabahagi sa inyo. Una, kapag tayo ay nasa bahay at inutusan tayo ng ating ina na maghugas ng pinggan. Pangalawa ay kapag susulat tayo sa paaralan na excuse dahil nakalibat tayo sa klase sa anumang kadahilan. Yan ay ang instrumental na tungkulin. Ang pangalawang tungkulin ng wika ay ang regulatory. Regulatory ang gamit ng wika kung ginagamit ito ng tao upang kontrolin o magbigay gabay sa kilos o asal ng ibang tao. Ito ay nagtatakda kung ano ang dapat o hindi dapat gawin ng isang tao. Pinakamahuhusay na halimbawa nito ay ang pagbibigay ng direksyon, paalala o babala, ang mga panuto sa pagsusulit at ang mga pagpapaskil ng do's and don't kung saan saan. Ito ay nasa ilalim ng tungkuling regulatory. Ang pangatlong tungkulin ng wika ay ang informative. Informative ang gamit ng wika kung ito'y ginagamit ng tao sa pagbabahagi ng impormasyon, mga pangyayari, nakakapagpahayag ng mga detalye, nakapagpapadala, at nakakatanggap ng mga mensahe. Ang mga halimbawa nito ay ang pag-ulat, pagtuturo, at ulat pamanahon. Ang pang-apat na tungkulin ng wika ay ang interactional. Interactional ang gamit ng wika kung ginagamit ito ng tao sa pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong sosyal sa kapwa. Ang mga halimbawa nito ay ang mga kaibigan natin nag-usap-usap, nagkakamustahan at nagpapalitan ng biro. Pangalawa ay ang lihang pangangalakan. Ang panglimang tungkulin ng wika ay ang personal. Personal naman ang gamit ng wika kung ito ay ginagamit ng tao sa pagpapahayag ng sariling personalidad batay sa sariling kaparaanan, damdamin at pananaw o opinyon. Ang mga halimbawa nito ay ang pagsigaw, pagsasabi ng matinding damdamin, pagbibigay rekomendasyon, at ang paghingi ng kapatawaran. Ang pang-anim na tungkulin ng wika ay ang heuristic. Heuristic ang gamit ng wika kung ito ay ginagamit sa paghahanap o paghingi ng impormasyon upang makapagtanto ng iba't ibang kaalaman sa mundo. Madalas din itong ginagamit sa paaralan upang makapagtanto ng kaalamang academic o professional. Ang mga halimbawa nito ay ang survey, pananaliksik, pagtatanong, at pakikipagpanayam. Ang pampitong tungkulin ng wika ay ang imahinatibo. Imahinatibo ang gamit ng wika kung ginagamit ng tao ang wika sa pagpapalawak ng kanyang imahinasyon. Ginagamit ang wika upang makabuo ng malikhaing pagsulat o maipakita ang pagiging malikhaing. Mga halimbawa nito ay ang pagtula, paligsahan ng pagtula at sabayang pagbigas, pagsasalaysay. At yun lamang po at sana may natutunan kayo sa video na to. Salamat sa panonood. Bye!